of Matthew chapter 4. And then in verse 18, dito tayo mag-start. I mean, verse 12. Okay na ba? Ayun. Atahan lang natin. Relax, no content. Okay? Masaya lang ba kayo, mga kapatid? Yes. Well, hindi sa view, ha? Ayan, ginusto niyo ito eh. Okay. So, Matthew chapter 4 and chapter 8 tayo. Okay, dalawa lang pag-usapan natin. Although maraming event na nangyari dito sa Capernaum. Alright, so, tanong bago ko basahin yung passage. Bakit nakasulat doon sa gate? Capernaum, the town of Jesus. Eh kung magiging practical lang tayo, no? Dapat, Bethlehem, the town of Jesus, kasi doon siya pinanganak. O di kaya naman, dapat Nazareth, kasi yung childhood days ng Panginoon Kristo, yung childhood years niya was spent in Nazareth. Most of the years of the Lord Jesus Christ was spent there in the city of Nazareth. Pero bakit Capernaum ang bukod tanging may nakasulat na the town of Jesus? Nakahilera dito yung mga Pariseo. And sila yung munang nagkukondem sa Panginoong Kristo. By the way, concerning Pharisees and Sadducees, okay? Pag na-encounter niyo yung word na Sadducees, they are the ones who is in charge in the temple in Jerusalem. Kapag outside Jerusalem, yun yung mga Pariseo, yung mga self-righteous. So bakit ito yung tinawag na the town of Jesus? Sayang yung refund na $1,000. Basta yung mga natin. Parang hindi na tayo magtagal. Okay, let's find out yung answer, okay? So sabi dito sa Matthew chapter 4, verse 12. Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee. Ayan na naman. Geography na naman tayo. Ito, verse 13, nandito yung cue. And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum. So, na-notice niyo yung word na dwelt, dwelling, okay? So, ang nangyari, sabi nito, umalis siya sa Nazareth, and he came and dwelt in Capernaum. So, itong verse 12 and verse 13, merong gap yan. At alam niyo kung ano yung gap na yun? Walang iba kundi yung event doon sa Mount Precipice kung saan gusto siyang ilaglag ng mga tao doon sa mountain na patiwarek. And after that, naka-escape ang Panginoon sa Kristo. Pag binasa niyo yung narratives na yun, dito na siya tumuloy sa Nazareth. Dito sa Capernaum. So kaya, yun yung gap between verse 12 and verse 13. Since then, hindi na bumalik ang Panginoon sa Kristo sa Nazareth. Dito na siya nag-stay sa Capernaum. So in other words, ito na yung naging adopted hometown ng Panginoon Kristo. Why? Because the people there, yung mga kalahi niya, hindi siya tanggap. At sino yung nandito sa Capernaum? They were Gentile people. Basically, Roman pagan people. Bakit? Kasi mamaya sa chapter 8, nandito yung story ng Roman centurion. Kaya sinasabi natin, Gentile nandito. At yung mga Gentile, more open sila sa Panginoon Kristo. So tuloy natin, ano? So sabi rito, and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast. Take note, sea coast in the borders of Zabulon and Naphtali. Noong nasa seminary pa lang ako, hindi ko masyadong naiintindihan itong mga lugar-lugar na ito. And then, yung likod ng Bible na mayroong mga mapa-mapa dito, wala akong pakialam noon dito. Ngayon, it makes sense, okay? Tignan niyo yung land division of inheritance dito sa likod ng mapa ninyo, yung 12 tribes. Ito yung Sea of Galilee, and then makita niyo dyan yung tribe of Naphtali and Zabulon. Anong sabi sa passage natin? And which is upon the sea coast in the border of Zabulon and Naphtali. So tama yung geographical description ng Bible sa talagang iyan na naririto. Ngayon mag-iisip ka, sea coast, may dagat ba dito? Walang dagat dito. So yung sea, every time na mababasa niyo yung word na sea dito sa region of Galilee, it refers only to the body of water, which is the Sea of Galilee.
Siguro ang tanong niyo, Pastor, bakit tinawag na sea yan? E fresh water naman yan. Kasi sa local people dito sa region of Galilee, walang ibang malawak na body of water except this one. Kaya para sa mga local people, ito na yung dagat namin. That's why they are calling it Sea of Galilee. Bakit Galilee? Bakit Galilee? Because the word Galilee, it came from the Hebrew word Galil, and it means round. So kaya kapag nasa aerial ka, hindi man perfect yung square niya, may pabilog pa rin. Okay? May shape lang ng konti. Okay? So that's why they called it Galilee or Galil. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ang bawat pangalan mayroong kinalaman sa lugar. And then another word, sometimes in the gospel, mababasa natin yung word na Kinneret. Lake of Kinneret or Sea of Kinneret. Okay? Buti na lang Kinneret, hindi Kinuro. Kinneret. So ngayon, ano naman yung Hebrew word ng Kinneret? From the Hebrew word Kinor. At yung Kinor, that it refers to a musical instrument which is yung violin. Kasi sa aerial view, mas malapit yung shape ng violin sa hugis ng Sea of Galilee. So that's why they called it Galilee or Kinneret. Galil or Kinor. So kaya, ang ganda ng pag-asabi dito, pag-describe, which is upon the sea coast in the borders of Zebulun and Naphtali. So dito, nanira ng Panginoon sa Kristo, that's why this is called the town of Jesus. Now, verse 14, very interesting. That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Naphtali by the way of the sea. Again, that's the Sea of Galilee, or Lake of Galilee, beyond Jordan, Galilee of the Gentile. So, notice ninyo yun, Galilee of the Gentile. Kasi itong area na ito ng Capernaum, ang nakapwesto dito ay mga Romans. Kaya meron tayong story ng Roman centurion dito sa Capernaum. And meron tayong ditong collection of taxes. At sino yung famous character natin na naging apostol ng Panginoong Jesucristo? Si Levi. Okay? Si Levi. At alam nyo, binakapan niya ng archaeology. Kasi nagkaroon ng experiment dito all over the shores of the Sea of Galilee. So yung bawat mga villages na na-mention dito sa Galilee, sumisig sila dyan trying to find out something. At bukod tangi dito sa area ng Capernaum, they found ruins of around 13 or 12 little ports comparing to other villages na tag-dalawa, tag-tatlo lang. So ibig sabihin, dito talaga yung center of business and commerce dito sa Galilee during the time of the Lord Jesus Christ. Kaya si Matthew, naniningin ng buwis dito. Kaya pagdating ni Simon Peter ng umaga, sabi ni Levi sa kanya, come on baby, give me your tax. Okay, dito. Okay, so dito nangyayari yun. Okay, at kaya merong Roman centurion, which means in charge of 100 Roman soldiers to preserve the peace and safety dito sa mga nagninegosyo sa Capernaum. Okay, are you getting something, mga kapatid? Okay, so tuloy natin. Ito pa. Galilee of the Gentile. So kapag sinabi mong Gentile, ibig sabihin, non-Jewish or non-Israelite yung mga nandito. And basically, it refers to the Romans. At alam nyo, kapag pinag-aralan yung history, when the Romans came here, they brought also their educational system, and they brought also yung kailang religious practices. Kaya yung mga pagan practices nila, nag-i-exist dito sa Capernaum. So no wonder, talagang napaka-specific din ang passage natin. But then on, sabi rito mga kapatid sa verse 16, the people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. What is that? May kinalaman ito sa geography and sa situation ng mga tao na hiniraan dito ng mga Gentiles. Not only the Romans, but you have to go back in the Old Testament time, itong area ng region of Galilee, this is the strongholds of the believers of Baal. Strongholds ito ng believers ni Baal. Kaya sa Kisaya, Pilipay, may pagan din doon. So kaya mga kapatid, nung dumating ang Panginoong Jesucristo dito, ang sabi niya, the people which sat in darkness, basically in darkness dyan is pagan religion, they saw the great light, and who is that? The Lord Jesus Christ, the light of the world. And then it says, okay, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. Again, it refers to the Lord Jesus Christ. And from that time, Jesus began to preach and to say,
Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So ano pang masasabi ko rito? I-simplify ko na lang. The Lord Jesus Christ, the light of the world, came here to give light to your soul, which is darkened by sin. Mga kapatid, you really need Jesus Christ in your life. Sampalitayin mo siya as your Lord and Savior. So hindi tayo magtagal dyan. Let's move on to chapter 8. Anong nangyari mga kapatid? This is the remarkable story that happened here in Capernaum. And because of this story, hindi ko lang ito tinatawag na village of Capernaum. I call this place as the village of great faith. Bakit? Basahin ko sa inyo yung passage. I know, alam niyo na ito. Okay. Matthew chapter 8 verse 5. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion visiting him. So he's in charge of the 100 Roman soldiers here in Capernaum. And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. Buti pa siya. Concerned mga kapatid sa servant niya. Ha? Okay? So kaya, kumbaga, take good care kung meron man kayong mga empleyado, kung negosyante kayo. Okay, sabi pa rito. Jesus said unto him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak thou the word only, and my servant shall be healed. Wow, napaka-amazing ng kanyang pananampalataya. Nanotice ninyo? Okay? Lord, hindi mo na kinakailang pumunta pa. Sabihin mo lang, gagaling na siya. So, meron itong kinalaman pa rin sa customs ng mga Jew. At ano yung custom na yon? Ang isang Jewish, hindi sila po pwede pumasok sa bahay ng isang Gentile. Or else, i-declare silang marumi. At ito yung naging issue ni Simon Peter in the book of Acts. When he went into Caesarea, doon kay Cornelius. That was the first time na ginawa ni Simon Peter yon. After nung kanyang vision. But because this is the vision from God, sumunod siya. Or else, malaking issue yun. Kaya sabi niya, alam niya kung ano yung culture ng mga Jew. Lord, you should not come under my roof. Okay? Then, sabi niya rito, verse 9, for I am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this man, go, and he goeth, and to another, come, and he cometh, and to my servant, do this, and he doeth it. When Jesus heard it, he marveled, and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. So, kanino natagpuan ng Panginoon sa Kristo ang dakilang pananampalataya? Sa isang Gentile Roman centurion, siya matid. Where did he learn that great amount of faith? From his job, being a Roman commander. Natuto siya doon, utusan ko yan na sumusunod sila. Okay? Lahat na sabi niya, sinusunod ng mga soldiers. Kaya sabi niya, Lord, hindi mo na kinakalpunta, sabi mo lang din. He deeply recognized that Jesus Christ is a man with great authority. Kaya hindi na kinakailan pang pumunta doon. And na-amaze ang Panginoon sa Diyos. Kaya ang tanong ngayon sa ating mga kapatid, kumusta naman yung amount ng pananampalataya? Gaano katindi yung amount ng pananampalataya mo? Baka maging katulad lang yan ng mga disciples, nag-throw ng stone, and then sabi ng Panginoon sa Diyos, how is it that you have no faith? Kung pwede, baka matagal ka nang nag-church, matagal ka nang umaten, but deep inside of you, hindi pala okay yung kalagayan ng pananampalataya mo. Check it out, mga kapatid. Okay? And then, so ano nangyari, mga kapatid? And then finally, verse 13, jump tayo, sabi ito. And Jesus said unto the centurion, go thy way, and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour. So you see? Ang Panginoon sa Kristo kapag nag-miracle, right away. Wala na mga abracadabra. Wala na mga palabas na ginagawa ngayon. Okay? Kaya ako, hindi ako fan ng miracle crusade. Fan ako ng evangelistic crusade. Okay? Hindi miracle crusade kasi ngayon, crusade na ng miracle. Ang Panginoong Kristo mga atin, pag nag-miracle right away ngayon, yung crusade, kung ano-ano pang mga ginagawa. Okay? Now, saan nangyari yung encounter ng centurion with the Lord Jesus Christ? Dito sa sinagoga na ito. At dito rin nagturo ang Panginoong Kristo sa sinagoga na ito. So itong sinagog ngayon na itong natatanong dito, yung ruins nito, this is a sinagog 4th century AD, late 4th century AD. Ibig sabihin, around 400 years after ng original sinagog kung saan nagturo ang Panginoong Kristo.
Okay, nag-gets natin? So, hindi natin yung original, but the grounds is original kung saan yung sinabong. Okay? So, ito yung unang yung pupuntahan para magkaroon ng idea. Doon sa gilid, yung nakita nyo mga ruins doon, nanggaling yung dito kasi nagkaroon ng earthquake dito, bumagsak nyo yung mga yan. At ito yung magandang cue. Alam nyo yung earthquake nyo na nag-destroy ng maraming ruins, facilities dito? According sa pag-aaral mga kapatid, it could be during the time nung crucifixion ng Panginoon sa Kristo. Okay? Nagkaroon ng earthquake sa Jerusalem and it affects some of the places. And ang nangyari, bumagsak yung mga ibang mga buildings and ruins, yung facilities in Jesus. Okay? So this is the first one. And then punta kayo doon sa chapel, parang spaceship. Sa ilalim doon, may ruins doon. Yun yung location ng bahay ni Simon Peter, but actually the house of his mother-in-law. Ano nangyari dyan? Di ba mayroong sakit yung nanay niya? Sinagaling ng Panginoon si Cristo at hinanda ng pagkain. Sabi ng mga Israeli, yun daw yung dahilan kung bakit dininay ni Simon Peter ang Panginoon sa Kristo. Bakit pinagaling niya? Hindi niya inaalagaan. Kumbaga, kanya na sana eh.